Good day guys, i-share kong video ngayon ay about temperature calibrator. Ito isang tool ng mga kagaya kong electrician sa barko, mga technician, mga electrical engineer at iba pang trade na kailangan gamitin para i-calibrate ang mga temperature sensor. Ang type ng temperature calibrator dito sa barko ay TP17650M for heating only, kasi may dalawang klase yon, cooling and heating ang isa, tapos ang pangalawa heating. Itong sa barko ay heating. Pero bago pa patuloy sa video na ito, so hindi pa nakapag-subscribe, i-hit na notification bell at mag-subscribe na sa channel ko para magiging updated sa mga bago kong upload. Ito yung switch on and off niya. Tapos meron siyang fuse holder sa loob, saka 220 volts AC ang main supply nito. Ito naman ang service socket niya para pwede ka maka log in, collect ng data. Ito naman ang controller para mag-control sa block temperature. Meron siyang solid state relay na na-activate para mag-heat sa cartridge. Ang controller ay may 2 line, may 4 digit, 7 segment lead for block temperature and set value. So nakita niyo yung handle, tapos dito ang block naman. Diyan pinapasok ang adapter sleeves at ang test piece na gagamitin. So ang test piece, ibig sabihin yung mga sensor, dyan di papasok. Pwede siyang hugutin pamagitan ng tong kung mainit, lalo na kung mainit, mainit pa. So sa likod, nandyan yung tag ng name tag ng maker at mga bang detalye about sa temperature calibrator. Ang price pala ng temperature calibrator guys, tininan ko sa Amazon, is $1,999. So medyo may kamahalan din. So ngayon, susubukan nating i-plug in 220 volt para tingnan natin kung gumagana ito o hindi. Dito natin plug in sa test switchboard panel board. So switch ang breaker, tapos
switch on the power button. Yan. Makikita doon ang initialization niya. Ang upper display indicates test. Tapos, and ang red means ang temperature sa metal block. Ang green ang current setting. So, aakit yan hanggang 100 degrees Celsius. Kasi ang nakaset sa kanya is 100 degrees Celsius. Yung green na yan. So, may increase siya. 38, 39, 40, 41, 52 na guys, 53. Ang upper display, ang red na yan, indicates the temperature of the block. Tapos pag calibration mode siya, yan, pag set point mode SP1. Ang letter key na yan, wala yung function sa temperature calibrator. Ang letter P, yan yung access ka sa the default set temperature. Tapos confirming inputs. Ang lid na nag-blink, ang ibig sabihin niyan na ang calibrator is heating. So heating siya, kaya umakyat siya 94 degrees na. Pero pag wala yung blinking na yan, ang ibig sabihin niyan ay hindi umiinit. So may problema yung calibrator mo. 95 na. Six. Ang set point mo ang 100 degrees guys. So 97 na. Ang kaya nitong i-test ay mga 600 degrees Celsius. Pwede itong i-test sa mga generator, yung mga kanila temperature sensor sa jacket cooling water. 99 degrees. Ibi-blink pa rin, ibig sabihin nag-heating pa rin siya. Continuously heating, kaya aabot niya sa 100 degrees Celsius. Yan. So, sa set point adjustment naman, press the P key shortly, tapos makikita na doon ng current active set point memory niya, ang SP1 sa upper display. Tapos i-press mo lang yung up and down button, yung triangle, up at down. Ang up to increase the set temperature, tapos ang down to decrease the set temperature. Pag tapos na, i-press mo ulit yung P to confirm the new set point. So ganyan lang guys pag set point adjustment mo. So, salamat sa panonood.
Sana kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na. Sa mga subscriber ko, steady lang kayo para sa mga bago kong upload. Salamat.